Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Erick Adoviso ng Ministry for Labor Concern ng Archdiocese of Manila. Ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito, the right to self-organization. At pinalad po tayo dahil meron po tayong pangunahing mga guests na magtatalakay dito sa usaping ito. Una-una po si Wilson Forteza, Executive Committee Member ng Partido ng Manggagawa at Vice President ng Laborem. At ikalawa po si Bong Palad, National Secretary, Philippine Airlines Employees Association, PALEA. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po. Maganda yung ating talakayan, the right to self-organization. Wilson, pwede mo bang i-discuss sa amin o sa manonood natin, ano ba itong right to self-organization? Karapatan ng mga manggagawa o sino mang tao na mag-associate o magsama-sama, magtipon-tipon para proteksyonan ng anumang o ipaglaban ng anumang interes na meron sila laban sa sino mang kaharap nila na ibang partido. Ngayon, kung under the labor code, karapatan niya ng mga manggagawa dahil ulit yung konsepto ng hindi nga balansyado ang power relations sa pagitan ng kapital at ng mga manggagawa. At ang tanging paraan ng mga manggagawa para maayos yung kanilang terms and conditions of employment ay i-organize nila yung kanilang sarili at collectively ay mag-negotiate or mag-bargain. Kasi hindi pwedeng paisa-isa. No? Dahil walang kapangyarihan ng isa. Walang kapangyarihan ng paisa-isa. At syempre, common kasi sila doon eh. Marami silang mga tao doon, marami silang manggagawa under one roof at pareho-pareho, common ang kanilang interest. So wala talaga silang choice kundi magsama-sama para ipurso at ipromote ang kanilang welfare. At yan ay basically para sa pag-aayos ng kanilang pagpapaganda ng kanilang working conditions. So ibig sabihin, ito ay para sa kapakanan ng mga manggagawa. Para sa kapakanan ng mga manggagawa. Nagiging ano lang yan, nadadagdagan lang ng ibang konsepto yan na kapag may bagong pinopromote, di ba, na yung Labor Management Councils na parang promotion ng industrial peace, promotion ng hindi na lang interest ng manggagawa, kundi interest na ng buong negosyo. So, yan ay mga magkakaibang mga konsepto, ano nga ba ang union, para saan at para kaninong interes ang dapat ay pinoproteksyonan. Meron lang akong gustong itanong din, Kabong, no? May pagkakaiba ba ang the right to self-organization, association, dun sa union? Noong kasing katulad namin sa PALEA, ang usong itawag noon ay association. So, nito na lang dekada 80 naging union ang samahan. Pero wala naman silang pilangkaiba. Isa rin silang samahan ng mga manggagawa sa isang negosyo na para makagkaroon nga ng karapatan na at magkaroon ng boses na maging kinatawan ng mga empleyado upang makipag-usap sa management. So, anong advantage ng pagkakaroon ng union, Wilson, tsaka Bong, anong advantage nitong pagka meron kang, nagtayo kayo ng union bilang manggagawa? May advantage ba? Sigurado, kaya nga gustong-gusto ng mga employer na walang union. Dahil nga, hindi dahil sa masamang union, kundi dahil alam nila na kapag may union, may negotiating power ang mga manggagawa. Alam nila yon na the only way to defend themselves is through collective action or through collective negotiation. Ngayon, kapag wala kang union, ay di sino ka dun sa ano. Parang marami nga kayo, pero hindi kayo pare-pareho ng sinasabi, hindi kayo pare-pareho ng posisyon. So, paano nyo ipupurso ang inyong common interest? So, kapag may union ka, mayroon kang lahat ng mga karapatan ay pwede mong ma-avail. Like yung karapatan mo para makipag-negotiate, collective bargain. Hanggang sa pinakadulo nga yan, pwede nga kayong maglunsad ng collective action including strike. So lahat ito ay pwede lang kapag may union. Pag walang union, hindi mo pwedeng gawin. Ang pinaka-importanting elemento niyan ay the right for collective bargaining. So kapag requirement yun. Ang isa pang karagdagan sa kagandahan ng may union ay yung mayroong itong
nakatakda sa batas na yung the right to grievance na sa halip na sa kung ang isang empleyado na kasapi ng union ay tatanggalin ng kumpanya, through the union, napag-uusapan ito kung paano siya maibabalik, paano maaayos yung problema. Hindi ka mukha nang wala kang union, tatakbo ka agad sa NLRC. Mag-hire ka ng abogado mo, ng kung ano-ano mo, bahala ka sa buhay mo kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo. So, parang yan yung tinatawag na grievance machine. Correct. Yun yung pag-uusapan nyo. Yun ang kaganda ng may union. Pabor yan sa kumpanya, pabor yan sa empleyado. Pero may problema tayo ngayon, Bong tsaka Wilson. Kasi yung imahe ng union sa Pilipinas ay parang hindi maganda. Parang ang tingin palagi eh, ito ay makakaliwa, ito'y lumalaban palagi, militante. So natatakot yung ordinaryong mga Pilipino, no? Yung pwede ba ipaliwanag nyo sa mga manonood natin, Bong tsaka Wilson? Ganito yan, Father, eh, no? Katulad nung karanasan namin, bilang kasapi ng union at official pa ako ng union namin, yung Philippine Airlines Employees Association, 65 years na kami last year. Magsi-66 years senior na yung union namin. Senior citizen na kayo, ha? By September, we are now, we'll be 66. Okay. So, yung nung nangyari sa amin last year, nung September, na sinasabi nila na kami nag-wildcat strike, na kung ano-ano, dito lumalabas yung sinasabi dyan na ang mga manggagawa na may union ay mga militante at kung ano-ano pa. Yung ginawa ng palaya, unang-una, hindi naman kami nag-strike, pero dahil kontrolado nila yung press, lahat ng sabihin nila na ipiprint. Lahat ng mga istasyon naiimbitahan sila upang magsalita. Samantalang kami mga manggagawa, ini-interview kami pero hindi isinusulat yung aming mga sinasabi. Kontrolado. So nababasa lang ng publiko yung sinasabi ng management. Na kami raw ay nag-strike, kami raw ay nagsira ng mga gamit, kami raw ay ganito. Lahat ng masamang imahe ibinato laban sa amin upang masira yung aming samahan. Pero hindi po totoo lahat yun. Yun po ang masamang karanasan ng mga manggagawa na may union. Madali silang sirain ng kapital dahil meron silang pondo para ipinans yung kanilang nais na iparating sa mamamayan. Na ang may kasalanan nito sila, yung mga manggagawa. Pilit nilang sinisira yung imahe ng kagandahan ng union. Na yung union kamukha namin na kami mga regular na empleyado, na ipinagtatanggol lang namin ito na bilang regular, na huwag kaming gawing contractual, ang sinasabi nila iba. Na kami raw ay nanira ng gamit, na kami raw ay nag-strike, hindi po namin ginagawa yan. Na kayo daw ay nagpahinto ng mga yan, pasahero. Pina-cancel nila yung, kinancel nila yung flight. O, bakit nila sasabihin kami ang may kasalanan? Pinatay nila yung equipment. Tinarn off nila yung mga computers. Ang sinabi, sinira raw namin. Yung mga sirang mga equipment sa baba na nagsiservisyo sa aeroplano, dati nang sira, kinaso rin sa amin na sinira daw namin. Pero hindi po totoo yan. Yan po ang nalaman ng tao, kaya akala ng tao, o ng mamamayang Pilipino, kami mga nag-uunyon, hindi lang sa palaya, maging ang mga ibang union sa Pilipinas, ay nagiging ganito na ang imahe na hindi pala maganda yung union dito sa ating bansa. Wilson, paano mo sasagutin? Sinasang-ayunan ko po yun dahil walang empirical data, anumang pag-aaral na inilabas na mismo ng gobyerno na nagsasabi na ang pag-uunyon ay nakakasama sa negosyo. Yun naman ang issue eh. Kaya naman parang may stereotyping na masama ang union dahil masama sa negosyo. Yun ang sinasabi. Pero sa lahat ng mga pag-aaral na inilalabas ng Department of Labor, ang dahilan kung bakit masama ang negosyo, hindi gumaganda ang negosyo ay ang pag-union ay never cited na isa sa dahilan. Ang pinakamalaking dahilan, masama ang kompetisyon dahil sa pagpasok ng mga dayuhang produkto laban sa lokal na produkto. Corruption sa gobyerno, nasa-site pa yung corruption mismo sa gobyerno, mataas na presyo ng kuryente, at iba pa, di ba? Yung kakulangan sa infrastructure, hindi man lang nasa-site dyan yung dahilan ng union ang isa sa dahilan kung bakit masama ang takbo ng negosyo dito sa Pilipinas. So hindi ko tatanggapin ang anumang impresyon na masama ang union, kaya walang sumasaling mga manggagawa sa union ay dahil nakikita nilang masama ang union. Ang mas malaking dahilan kung bakit hindi sumasali ang mga manggagawa sa union ay dahil tinatakot sila ng management. Pumunta ka sa mga export processing zones. Diba? May waiver ka kagad, bawal mag-union, bawal mag-strike dito. Tatanggalin kita sa trabaho kapag sumali ka sa union. Maputol muna kita, Wilson. Pansamantala tayong hihinto. Magbabalik po ang ating programang Kamanggagawa.
Magandang araw po. Nagbabalik po tayo sa programa nating Kamanggagawa at tinatalakay po natin ang issue ng the right to self-organization. Bong at Wilson, natalakay na natin yung union, no? Ano bang kagandahan ng pagkakaroon ng union? Baka pwedeng ibahagi, Bong. Well, sa akin pong karanasan bilang miyembro ng Palaya, napakarami pong benepisyo ang pagiging isang miyembro ng union. Dahil mismo sa organisasyon namin, bukod ito doon sa kumpanya na ibinibigay ng kumpanya, meron po kami sariling retirement plan. May sarili po kami mga benepisyo para sa aming mga dependents. So, ito po yung mga ilan lamang sa mga benepisyo na kukuha namin sa pag-union. Bukod ito doon sa pagpoprotekta sa aming trabaho bilang sa isang union, sila yung kumakatawan sa isang manggagawa upang ipagtanggol siya sa kanyang mga sinasansalang karapatan. So, marami pa po mga benepisyo katulad nung napag-usapan kanina na kinakatawan ng union ang mga buong kasapian upang ito ay makapag-ugnayan sa management upang makahingi ng karagdagang sweldo, karagdagang mga benepisyo katulad sa amin na meron kaming libreng sakay sa eroplano taon-taon. At na pagkaraan ito, nung makuha namin ito, makaraan ng ilang pakikipag-usap, nakakuha na kami ng panibagong 5 upuan para sa mga bawat mga empleyado. So, ito po yung kagandahan ng mga ng may union. At ito'y pabor din para sa kumpanya upang maayos yung talakayan ng usapin ng manggagawa at saka ng may-ari ng kumpanya. Mm-hmm. Yan ang kagandahan po ng union. Sa iyo, Wilson, sa iyong karanasan, ano yung kagandahan ng union? Ang konsepto kasi ng union ay mutual aid and protection. Mm-hmm. Kaya nagsasama-sama para proteksyonan yung kanya. Yung inyong kalat-kalat ng mga interest, gawin yung isang interest na lang yan. At isa na lang tayo. Mm-hmm. So, sa napakaraming, galing akong Australia nung nakaraang buwan. So, nakausap ko yung halos lahat ng pinakamalalaking union sa Australia. Mm-hmm. Nakita ko kung gaano ka yung mga binipisyong nakuha nila. Ang opisina ng mga union doon ay parang mga hotel. Ganun kaya yaman ng mga union. At ang kanilang mga benepisyo, hindi mo maikumpara dito sa katulad natin ng kanilang mga benepisyo. Dahil halos sila, pag nasa union, ay talagang insured na insured yung kanilang buhay. Mawalan ka ng trabaho, mayroon kang makukuha sa union. Bukod sa makukuha mo sa employer, may makukuha ka sa union. Tapos, yung kanilang negotiating power ay napakalakas. Mm-hmm. Mayroon doon public sector union, mga nurse. Mm-hmm. Ang kanilang ninenegotiate doon ay ilang pasyente, bawat nurse, ininegotiate nila. No, di labanan sila. Tapos nag-threaten silang mag-walkout. Nag-walkout nga sila, na ipanalo nilang kanilang laban. So yata, isang nurse yata sa isa maximum na 10 pasyente yata ang kanilang pinaglalaban. Hindi kaya dito sa atin, ang isang nurse yata hawak niya ang buong floor ng isang ospital. Di ba? Parang hindi ka makapalag dahil nga hindi ka naman unionisado, hindi ka nakakapag-bargain sa management. Maraming halimbawa niyan kahit dito sa atin, ano? Ang isang union may alam ako isang union na kapag namatay yung kanyang isang miyembro dahil nag-ambag-ambag yung mga miyembro ng union ay nakakatanggap sila ng pinakamababa 200,000. Pinakamababa 'yan. Pinakamababa 200,000 para lang sa pampalibing ng kanilang miyembro ng pamilya. Hindi 'yun galing sa kumpanya, ha. Mm-hmm. Galing 'yun mismo sa union. Kaya yung sense of solidarity, yung sense of responsibility, yung sense of democracy ay ramdam na ramdam mo sa union. Mm-mm. Pero meron din namang mga union na hindi magandang pagpapatakbo. Ay kasalanan na ng union 'yon. Bakit yung kanilang mga leader ay hindi nila chine-check para maging responsableng mga leader? So yung union democracy napaka-importante niyan. Diyan sa mga union nasasanay kung gaano kahusay ang mga leader. At diyan namin pinatunayan, ano, diyan natin patutunayan na mga manggagawa, ordinaryong manggagawa ay may kakayahang maging leader. At may ginawa nga tayong congressman, si Congressman Rene, di ba? Isang union leader, isang union president, ginawa natin congressman. Di ba? Sa party list. At nakita natin na capable, kaya. Saan siya na-training? Hindi sa school, hindi sa universidad. Saan siya na-training? Sa union. At di hamak na mas magaling pa siya sa halos 90% ng mga congressman dun sa kongreso. Mm-hmm. So, ibig sabihin nito, Bong at Wilson, yung union, kasi meron ng benepisyong tinatakda ang gobyerno, eh. So itong pag-uunyon, marami pang benepisyong natatanggap ang manggagawa. Tama ba? Tama. Oo, kasi walang katapusan ng negotiation, eh. Oo. Kasi alam ng union gaano kalaki kinikita ng kumpanya. Mm-mm. Diba alam ng union paano kung sa pagpapatakbo ng kumpanya ay alam niya na
maraming nasasagasa ang mga karapatan, grievance ng ano. Nalalaman at nalalaman ng ano yan, nalalaman ng mga ng union yan. So, walang katapusang papel meron ng union. Dahil lagi't-lagi, no, yung contradiction sa pagitan ng employer at ng manggagawa ay lagi't-lagi yan. Walang katapusan yan. Walang katapusan. Parang isang maliit na lipunan ng union na ang contradiction ay permanente. Permanente. May dagdag ko po doon. Ang kadalasan mga benepisyong tinatanggap ng mga manggagawang may union ay because of the union. Kamukha namin. Hindi naman lahat ng mga benepisyong tinatanggap namin ibinigay ng kumpanya ni silver platter. No. Dumaan ito sa isang masusing negosasyon. Nung mag-demand po kami na kami bigyan ng libreng bigas, dati every two months ang bigyan sa amin ng bigas or 6 months a year. After 3 years, naging monthly to. So, yung mga ganong negosasyon. So, nakikita natin na kayang bayaran pala ito ng kumpanya, kayang ibigay. So, kamukha ng uniforme, hindi naman din ito ibinigay ng pal sa amin. Ipinaglaban din ng union ito na kami bigyan nyo ng uniforme. Ganyan. Sa mga salita, ano ang mga nilalaman nitong union na ito? Ano ba? So, political rights or economic rights? Ibig kong sabihin, nilalaman ng collective bargaining agreement. Dalawang bahagi, economic saka political rights. Yung political rights yan, relating to the organization. Anong mga pribilehiyo, anong karapatan ang pwede mong magkaroon? Security tenure. Dahil... sa bilang mga gagawa na i-represent ng organization. Yung economic, yan yung terms. Terms and conditions ng trabaho mo. Sweldo, di ba, benepisyo, bonus, hanggang kailan, hanggang saan ba bonus natin? Hanggang 13th month ba? Hindi ba natin kayang hanggang 30th month? So dito parang nakikita natin, natin yung pagiging totoo ng bawat isa. Tama ba 'yun? Parang transparent tayo. Tama ba 'yung Kabong? Tama. 'Yun, ito po 'yung isa sa batas 'yan na nasa batas dito, nakatadhana ito na anumang negosasyon o pinasok ng mga opisyalis na makipagkasundo sa management, dapat ito ay iratipika ng miyembro. So anumang agreement na pinasok ng union leader sa management na hindi niratified ng member, illegal 'yan. Yan po yung karanasan namin noong panahon ng mga 95-2000 na ang kanilang mga ginagawang kasunduan ng mga union leaders namin ay hindi dumadaan sa amin. So hindi dumadaan sa ibig sabihin katulad walang... po nung bigas na tinatanggap namin na dati monthly rice kami, ginawa ng mga leaders, ginawa itong kas. Hindi po namin alam. So violation 'yan. Violation po 'yan. Labag po 'yan sa batas. Marami po silang ginawang ganyan. Ng union na hindi demokratik. Yun po yung, at yun po yung tinatawag ng mga yellow union. Hindi dumadaan sa empleyado. So ibig sabihin sa mga leader lang ito. So hindi ba't may mga akusasyon dati na ang leader ang mga yumayaman sa union? Totoo ba yun? Yun po yung siguro na nababalitaan natin, tinatawag nilang yellow union, yung nakikipagsabuatan sa management. Labor dealer, kung tawagin. Labor dealer. Hindi, labor leader. Pansamantala po tayo magbabalik sa ating programang Kamanggagawa. Nagbabalik po tayo sa ating programang Kamanggagawa at tinatalakay po natin ang The Right to Self-Organization. Wilson at Kabong, no? Pinag-uusapan natin yung union. Gusto kong malaman ngayon, gusto kong malaman ng manonood, ilang bang porsyento talaga yung mga manggagawang Pilipino na may union? Kasi tinalakay natin, napakaganda ng may union, pero ilan talaga ang manggagawang Pilipino ang nakasali o bahagi ng union dito sa Pilipinas? At ikalawa, yung ikalawang tanong ko, may pagkakataon ba na sa isang lugar ipinagbabawal ang union? Doon muna siguro sa ikalawang tanong, walang ipinagbabawal na union dahil ito ay karapatan. Walang exception, liban lang sa public sector na ipinagbabawal ito sa military, sa police. The rest ay pwede. Pero sa ibang bansa, kahit pulis at military ay pwedeng mag-union. Kasi nga, ang konsepto lang naman, armado kasi sila, baka gamitin nila sa estado mismo. Pero sa ibang bansa ay unionisado ang mga pulis. No? Ngayon, dun sa unang tanong kung
ilan. Sa latest data nila, mayroong out of 39 million labor force natin. Ang sinasabi ng DOLE ay mayroong mga kulang-kulang 3 milyong manggagawa na miyembro ng mga union. 3 milyon. Oh, 3 milyon. So roughly 10% more or less 10% of the total labor force. Mm-hmm. Pero hindi kasi namin binibilang 'yon na ibig sabihin kung ang 3 milyon ay unionisado, 3 milyon talaga ang nakikinabang as organized as union, kasi marami diyan ay walang CBA. Mm-hmm. Hindi namin tinatrato na ang union na walang CBA ay isang union. Mm-hmm. Kasi nga ibig sabihin, pag wala kang CBA, anong silbi ng pagiging union mo? Mm-hmm. Ang latest data ay nasa 200,000 ang walang CBA. Ang walang union. Ang walang union. So, kung mayroon tayong 19 million, more or less 19 or 20 million na wage and salaried workers ngayon, at mayroon ka lamang 200,000 na mga manggagawa na covered ng collective bargaining agreements, ibig sabihin, 1% lang talaga ang totoong mayroong union o nakikinabang sa mga collective bargaining agreement, dahil ito lang yung covered ng CBA, 200,000 workers out of the more or less 20 million wage and salaried workers. Kaya nakakalungkot itong ganitong klase ng sitwasyon na parang kunyari marami, pero ang covered lang naman ng CBA ay 200,000. Sa Australia, nasa mga 30%, 20 to 30% pa ang kanilang union density. Oo. Sa atin ay 1%. Ang napansin ko sa ibang bansa, no, halimbawa sa Korea o kaya sa ibang bansa nga, no, na ang mga manggagawa nagkakaisa, parang public sector na union. Hmm. Na kung saan pagka nanawagan niya ng strike, talagang lahat sila nagsama-sama. Dito sa Pilipinas, parang hati-hati yung mga yung mga union, yung parang hati-hati yung ito lang ang mag-i-strike. Pero doon sa ibang bansa, nakikita mo talaga pagka nanawagan na yung isang sektor, talagang nagkakaisa sila at parang nayayanig yung gobyerno at yung management. Anong tingin mo doon, Kabo? Well, bawal sa Pilipinas, bawal yung sympathy strike. Hindi ka, tsaka wala dito yung industry union. Yung industry union na tinatawag. Yan marahil yung tinutukoy ninyo kanina sa nagaganap sa ibang bansa. Mm-hmm. Kaya nangyayari yung kamukha noong 1997, nag-strike yung mga taxi driver dyan. Mm-hmm. Nationwide talaga, lahat ng mga transportation, mm-hmm, sumamaro sa mga taxi driver. Dahil yung ipinaglalaban nila, para naman talaga sa mamamayang Koreano. Mm-hmm. Kamukha dito sa atin, pag nanawagan ka ng dagdagang ng sahod, yung mga kapwa empleyado andiyan nanonood, mangyayari diyan, nanggugulo, so lang ganoon. Oo, mahirap. At kamukha ng mga kapatid natin, mga super, nananawagan na ibaba yung presyo ng langis para hindi kami humingi ng dagdag pasahe. So nagagalit yung mga ibang pasahero na sa halip na makisama, nagagalit sila doon sa mga super na nagwewelga. So ito yung problema natin na kinakaharap ng mga manggagawa dito sa ating bansa, kung paano natin maya-harmonize yung sitwasyon at mapagsama-samahan itong laban upang ito may pagwagi natin. So napasok tayo dito sa strike. Ka Wilson, ano yung strike? Bakit nag-i-strike ang manggagawa? Kapag sarado na lahat ng venue na makapag-usap ng maayos, deadlock, kalimbawa sa collective bargaining agreement, so hantong ito sa strike. Pero sahan, ibig sabihin, at yun ay ginagarantiya naman ng batas. So hindi yun illegal. Mayroong tinatawag na illegal strike kapag nilabag mo yung napakaraming restrictions sa pagwewelga at napakarami ng restrictions na yon. Pero ang ibig lang sabihin noon ay nire-regulate lang yung pagwewelga mo, hindi dahil bawal ka na magwelga. Ngayon, mayroon ding mga dahilan pa na pwede kang magwelga na hindi mo na kailangan ng mga iba pang mga requirements para makapaglunsagan ng strike. Kung ito ay issue na ng unfair labor practice like union busting. Kasi ginigiba na yung union mo eh. So kailangan mong depensahan ng sarili mo, dahil pag hindi mo dinepensahan ng sarili mo, ay wasak yan yung union mo. Halimbawa, tanggalin mo lahat ng gaya nang nangyari sa Paleya na 70% ng kanilang union officers ay kasama sa in-outsource. Union busting yan. So pwede kang isang lehitimong dahilan yan para ka maglunsad ng welga. Pero hindi ito may madaling gawin. Kaya mali din yung iniisip ng iba na parang gustong-gusto ng mga manggagawa magwelga. Ang hirap kayang gawin magwelga. Parusa yan sa sarili mo, parusa yan sa organisasyon ninyo, parusa yan sa pamilya nyo. Kaya
hindi dahil sa nasisiyahan ng mga manggagawa na magwelga. Yan ay dahil sila ay naisandal na sa pader. Wala na silang atrasan kundi yung collective action. So parang yun na yung huli nilang sandata. Huling sandata nila yan. Hindi yan nire-resort, hindi yan last resort, hindi yan yung unang ginagawa ng mga manggagawa bago humantong sa ganyan. Kabong yung issue sa Palea, nabasa ko, kayo ba yung nag-strike? Kasi yun pa rin yung usapin dun eh. Kasi sinasabi nyo na parang hindi kayo nag-strike, pero sinasabi ng management eh, kayo ay nag-strike. So, anong ibig sabihin? Ang pag-uwas to puro sa kaganapan sa Palea, sa Pilipinas. Lalo nung bumabagyo. Hindi po kami nag-strike. Ah, okay. We were locked out. So, yun yung lockout, eh, gawa po yan ng management. Pinilit kaming ilabas, at napanood nyo naman sa TV, nakatulong ng PAL management ang mga kapulisan, ng PNP, na kami ay isa-isang kinalagkad mula sa aming trabaho. So yan po yung patunay na kami hindi nag-strike. Patunay po yan na ipinaglalaban namin yung aming regular na trabaho. Wala pong wildcat strike na tulad ng binabanggit ng PAL management. At ang totoo nga po, ulitin ko, hiningi ng PAL management ang tulong ng Philippine National Police upang kami mapaalis dun sa aming trabaho. Yun po totoong naganap sa aming sa aming trabaho na kami kinalagkad ng pulis palabas. Sa batas ba talaga ay pagka nag-strike ang mga manggagawa, kailangan ba talagang kasama palagi yung pulis? Para bakit may pulis palagi? Yun din yung nagtataka. Dapat bawal, dapat 50 meters sila eh. Kasi labor dispute eh. Liban lang kung sinasabi nila, i-justify nila na may security, peace and order, ganyan. Pero kaya naman nangyayari yun dahil kadalasan ang nangyayari kapag nag-strike ka, ang haharap sa'yo ay pulis. So doon nagsisimula ang gulo kapag pulis na ang dumating dyan sa iharap sa mga strikers. Mm-hmm. So ang daming paglabag. Pero mas malaking problema ay yung mismong prevention para ka makapagwelga. Gustong-gusto mo magwelga, hindi ka makapagwelga dito sa Pilipinas dahil i-assume lang ng Labor Secretary ang dispute, illegal na ang strike mo. Parang so, assumption of jurisdiction. Assumption of jurisdiction. Ano ibig sabihin niya? Parang madalas kong marinig yan. Ang assumption of jurisdiction ay kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas na dinedelegate niya sa Secretary of Labor na makialam sa anumang labor dispute. Dahil may, kung lalo na kapag nakasalang ay national interest, kung mga kumpanyang ito ay vital sa takbo ng ekonomiya ng bansa. So hindi ka pwedeng magbasta-basta magwelga kapag na-assume jurisdiction ka na ng Secretary of Labor. Pero dito sa Pilipinas, laging inaabuso yan. At may corruption na involved din dyan dahil nagagamit ito ng mga kapitalista laban sa mga manggagawa. Na kahit isang kumpanyang hindi naman vital sa anumang sa ekonomiya ng Pilipinas. So, isang kumpanya na paggawa ng pansit, pwedeng i-AJ ng ano yan. I-AJ yan ng Secretary of Labor. Hindi na makapagwelga mga manggagawa. Hinto agad. Hindi na. Dahil sa panalo na yung kapitalista dahil yung threat ng mga manggagawa para mag-negotiate halimbawa ng kanilang better terms and conditions, hindi na niya magawa kasi nga nakatutok yung kamay ng Secretary of Labor ay nakatutok dun sa ano, hindi ka pwedeng magwelga. So, ang assumption jurisdiction is basically parang instrumento dati para lang proteksyonan ng national interest, naging instrumento na ito para isuppress yung karapatan ng mga manggagawa para magwelga. So bilang pagtatapos, gusto ko kayong hinga ng mensahe tungkol dito sa ating talakayang the right to self-organization. Bakit kinakailangan mag-union? Magsimula ka, Kabong. Well, yun pong bakit kailangan magkaroon ng union ay self-explanatory. Napakaganda po nung mayroong isang union. At ang aking concern po rito sa self-organization na usapin ay yung karapatang ipinagkaloob ng ating batas sa mga management na sila'y binigyan ng karapatan na pumigil sa pagbubuo ng union ng mga empleyado nila. Dapat ang the right self-organization, sole and exclusive na karapatan niya ng mga manggagawa, hindi bibigyan ng karapatan ng sino mang employer na mangialam sa pagbubuo ng union. Kasi kadalasan, makikita natin ang dato sa Department of Labor, ang kapal ng mga application for certification election. Dahil ito ay patuloy na pinipigilan ng mga employer. So, dapat tanggalin yung batas na yon na yung employer ay huwag mangingialam doon sa pagbubuo ng union ng isang mga samahan o mga grupo ng manggagawa sa kanilang pabrika. Tama yun. Wilson? Hindi po dapat yun hinahadlangan.
kung ang mga employer, mga kapitalista ay may karapatan na magtayo ng sarili nilang organisasyon. Meron silang Employers Confederation of the Philippines, meron silang PCCI, Chamber of Commerce, lahat na ng organisasyon may meron sila. May makapangyarihan na sila, ha? May pera na sila, makapangyarihan na sila, ma-influensya sila sa gobyerno, ma-influensya sila sa husgado, yet nag-o-organize pa rin sila. Etong mga kawawang mga manggagawa na walang kapangyarihan sa kanilang sarili, walang paraan para magkaroon ng kapangyarihan sa kanilang sarili, kundi ang pag-uunion, gusto pa nilang pigilan. Gusto pang, bakit? Anong dahilan? Diba? Wala ka talagang justified na dahilan na makikita para pigilan ang karapatang mag-union ng mga manggagawa, kundi ang kadahilanan na ang mga employers ay ayaw nito dahil ang trato nila sa mga manggagawa ay hindi nga tao. Ang trato nila sa mga manggagawa ay disposable material, therefore, anytime can be disposed, therefore, they should not be protected. Diba? Kaya, kapag wala na silang proteksyon, malaya mo nang gawin lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Yun ang bottom line ng lahat. So, yun po ang panawagan namin sa mga employer. Sana igalang nila yung karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa usapin ng pagbubuo ng union. At ang mga panawagan, respeto lang po ang aming panawagan niyo sa manggagawa. Ano panawagan? Tama yung sinabi niyo po kanina ng ano, ang manggagawa ay tao at ang tao ay hindi dapat tratuhing kalakal. Ang tao ay may dignidad at ang dignidad na ito ay makakamit lamang kapag sila ay matutong maramdaman mismo yung kanilang kapangyarihan sa kanilang sarili. Kung wala silang union, wala silang karapatang mag-organize, wala silang karapatang gumawa ng anumang aksyon na naaayon naman sa batas, sila ay walang kapangyarihan, therefore wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong bagay. Maraming salamat, Bong. Maraming salamat, Wilson, sa napakaganda natin talakayan. Bilang pagtatapos po, mga kapatid, gusto kong basahin yung sinulat ng ating Santo Papa, si Blessed Pope John Paul II, noong 1991, sa kanyang encyclical, Sintissimus Annus. Here we find the reason for the Church's defense and approval of the establishment of what are commonly called trade unions. Certainly not because of ideological prejudices or in order to surrender to a class mentality, but because the right of association is a natural right of the human being, which therefore precedes his or her incorporation into political society. Ako po muli si Father Erick Adoviso ng programang Kamanggagawa. Magandang araw po.